Hi mga mama! Welcome back to my channel! So today's video is dumating na yung parcel ko na matagal ko nang iniintay. Siguro 2 weeks ko tong inintay kasi galing pa tong China. So happy kasi dumating na siya. Ito ay upuan at lamesa. Pang 2-person lang siya. So tara, i-unwrap na natin siya kasi excited na akong magamit to. And later kasi bala akong mag-dinner ng special. So maganda itong gamitin kapag masarap yung ulam mo tonight. I'm super happy kasi meron na tayong upuan. Ako kasi, ang problema ko sa bahay kapag kumakain ako, lagi ako sa lapag. So nahihirapan ako kumain. Alam mo yun, pag makain ka lang, ang hirap talaga. Maganda pa rin talaga kapag yung pinagkakainan mismo, may lamesa, may upuan. So ngayon, nakabigit tayo. And thank you so much nga pala. Kasi, ano, it's a gift from me. Kasi di ba nag-birthday tayo ng January 17. So, may nag-gift sa akin ng ganito. Siyempre, binili natin is very aesthetic pa din. Color white, katulad ng ating lamesa. So kasi sa bahay, mas malinis yung kulay. Ayaw ko ng mga bright color kasi feel ko kapag bright color, mas sumisilip yung bahay. And kasi itong bahay natin, di ba, maliit lang siya. So gusto ko talaga white para at least hindi siya masakit sa mata. Ala, ang ganda. Mukha siyang matibay. Ang isang plastic siya. Ayan. In all fairness, mga mama, ano siya? Matibay. Lagay natin. Ala, ang ganda niya, oh. Pop! Oh my God! Tingnan natin kung kaya tayo. Natatakot ako. Ayan. Ay, wait lang. Ala, ang sarap! Comfy! Ala, ang sarap! Ako kasi minsan mga mama, natatakot ako umupo sa mga upuan kasi meron kasi akong experience before na umupo ako sa upuan tapos bigla siyang nabaling sa paas. Parang sa nangyari, na-trauma na ako. Kaya kayo kapag bibili kayo ng mga upuan, di bali ng mahal, basta at least safe kayo. And lalo tayo mga mama, gawa ang ginong natin. So, kapag nagkamali lang tayo ng upo, isang bagsa, ay, nakatatabinginan yan. Actually, dalawang in-order ko neto, pero hindi ko alam kung bakit sila yung dumating. So, siguro after 2 days, 3 days, baka dumating na yun. Ipapakita ko naman sa inyo. Ayoko naman kasi ng isang upo lang yung bibili ko kasi nga, bali mo, may bisita tayo, di ba? Sa loob po yung bisita natin sa lapag, tapos tayo naka-upo. Nakakahiya. So, at least dalawang upuan or tatlo, okay na yon. And next natin i-unbox is itong lamesa. Ito yung itsura nyo kung nakikita nyo. Pang 1 to 2 person siya. So i-unbox na rin natin. Color puti rin ito. And sana wala siyang damage. Oh my God! Ang ganda niya! Happy. Kahit pa paano, di ba, paunti-unti is nagiging kompleto na yung bahay natin. Dati wala akong lamesa. Dati natuan ko sa lapag lang, di ba? Pero ngayon, at least, di ba, habang tumatagal, mas nakakompleto na yung mga gamit natin sa bahay. Kailangan mo na para tanggalin ito bago mo siya i-assemble. Ayan. Ito na yung itsura ng ating lamesa. My God, ang ganda! So, ayan yung itsura ng ating table and chair. Di ba? Ang ganda niya. Kaso lang, ito masyado siyang dark. And ito naman is white na white siya. Pero, okay na din naman. Ang ganda niya, mga mama. I'm so happy. So, iisipin ko muna kung paano ko siya ilalagay. Kasi, pwede ko habang dumadami yung mga gamit, mas lumiliit yung bahay. Eh, ayoko pa naman ng ano, masikip. Kaya, as much as possible, gusto ko talaga konti lang yung gamit. So, after a month, ayan, dyan ko na siya nilagay. Kasi feel ko mas magiging maayos yung bahay kapag andito siya nakapwesto. So, ayun yung itsura ng ating kusina. Ang kalat, no? Parang ang messy na kasi mas dumadami na yung gamit. Pero feel ko ito munang lamesa at upuan ko is itutopi ko siya kapag hindi ko siya gagamitin para at least hindi masyadong madami yung gamit. Kasi naiirita talaga ako kapag masyadong marami yung gamit. And itong ating lamesa is talaga ko yun ng cover. Di ba last time tayo nag-grocery, so hindi ko pa siya nalalagyan ngayon kasi naging busy ako. Pero dahil may vlog tayo ngayon, ilalagay na natin siya. Yung aking mga grocery, naubos na siya onte. And ito yung update sa ating mga biskuit. Naubos na yung ribisco kasi yung ribisco yung pinakamasarap. So, pil ko ribisco na lang laging bibilhin ko. Yung combi ko hindi napapansin. And then itong ating Oreo na black pig. Nakakaumay siya kasi masyadong matamis. And yung ating namang hand sale is 1 piraso na lang. Yung ating napag-grocery naman, di ba? Ganyan lang siya kaunti.
Tapos kumain. Feel ko hindi rin healthy talaga kapag lagi ka mag-grocery kasi yung mata mo laging may nakikitang pagkain kahit busog ka. So, napapakain ka talaga. So, ayan. Gugupitin natin itong ating tablecloth kasi ito is masyadong malaki. And hati-hati sa gitna. 50 pesos lang ito, mga mama. Kaya kayo kapag bet niya bumili nito, meron nito sa Shopee. Tinalata siya dito sa gitna. Ni! Ano ba itong buhay nito? Tabingi-tabi ni! Check natin. Ito maganda siya. Ayan! Ito siya. Ganyan siya, mga mama. Ang gulo ng buhok. Ayan, ganito siya. So, ilalagay natin siya dito sa may ating na mesa. Pero bago yan, tanggalin muna natin yung mga gamit. Kasi ang dami eh. Oh my God, paano ko ito sisimulan? Ang dami. Kaloka. So, ayun na yung eksena ng ating table. So, di ba, mas maganda siya kapag meron talagang cover para at least kapag nagluluto tayo, kahit madumihan, may tumasik mamantika, is okay lang kasi meron tayong sapen. So, ang ganda niya, nakakatuwa. Adjust naman kayo, mga mama, kung anong balak niyong lutuin sa aking next vlog. Last time may bisita ko dito, nagluto kami ng ginataang pakbet. Oo, ginataan. Basta sitaw, tapos kalabasa, tapos may kaming baboy, tapos gata. Ayun, sobrang sarap. Kaya, bala ko naman ngayon magluto ng adobo, pero hindi ko alam kung gusto nyo ba yung adobo or basta mag-request lang kayo dyan. Gagawin natin yan sa ating next vlog. I think you're gonna like Megan even more. See, Bruce requires someone else to operate him, but Megan works all on her own. Okay. What I want you to do, take your fingers and put them here. And when you do that, you're gonna pair with her. That means she will recognize you as her primary user. She's yours and yours alone. So ayun mga mama, bago natin tapusin ang ating vlog, alam ko marami nagtatanong sa inyo neto. And yung iba naman, na-replyan ko na sa comment section. So ngayon, sabi ko na sa vlog, marami kasi nagtatanong kung bakit daw hindi ko kasama yung pamilya ko dito. Bakit daw ako yung mag-isa sa bahay? Meron ba daw family problem? Meron ba daw hindi pagkakaintindihan? So, daming mga eme-eming ganun. So hindi po totoo, wala pong problema sa akin and sa family ko. The reason why kung bakit ako lang yung nakatira dito sa bahay, kasi si mama is siya yung nag-aalaga sa mga pamangkin ko para pumasok sa school. Siya yung nag-aasikaso ng pagkain, bumabiyahe sa school. So, hindi talaga pwedeng na dito si mama sa bahay and yung mga pamangkin ko is nasa Kaingin. Kasi naisip ko sino mag-aalaga sa kanila kapag dito si mama sa Cavite. Okay na yun kasi alam ko mas kailangan na pamangkin ko yung tulong ni mama and alam ko talaga yung pakiramdam kapag hindi wala nag-aalaga sa'yo. Hindi ko man na-experience yan before pero alam ko yung ganun pakiramdam. And ngayon naman, kaya ko naman alagaan yung sarili. Actually nga, mas gusto ko ganitong scenario na ako lang mag-isa, ako yung nag-iisip ko ng kakainin ko ngayong araw. Sarap yung ganitong buhay na independent ka kahit papaano ma-experience mo siya yung ganitong lifestyle. Bala ko sa bakasyon dito mag-stay sila mama at yung mga pamangkin ko para tapos magsama-sama kami. Sadyang ngayon hindi pa pwede kasi may mga pasok pa nga sila sa school. So ayun, sana maintindihan nyo kung bakit ako lang mag-isa dito sa bahay. And sa mga nag-worry kung bakit ako lang mag-isa, okay na okay po ako dito kasi yung mga gwardiya po dito sa amin is laging nag-iikot-ikot sila dito. Lagi sila nag-ronda-ronda. Tama ba yung ronda-ronda? Kaya I always feel safe. And dito naman sa tapat ng bahay namin, meron dito CCTV. Sarap din maging independent. Ngayon, independent ako. Minsan talaga namimiss ko yung pamilya ko, nalulungkot ako kasi ako lang mag-isa. Pero alam mo yon, kasi dun ka talaga matututo na dapat matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Kasi pag lagi kang may inaasahan, lagi may nakasama, hindi kang matututo. Dalawa yung in-order kong spaghetti. 50 pesos lang ko sa amin. Sobrang sarap. And meron akong juice. So dito ka tinatapos ang aking vlog, mga mama. Thank you so much for watching and I'll see you on my next vlog. Bye! Mwah!